paalala at impormasyon tungkol sa mga patakaran at lagay ng community quarantine. Salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan natin ngayon ang datos nitong nakaraang linggo sa pinalawak na pagpapatupad ng health and safety protocols ng ating mga law enforcement units at mga paalala sa lahat ng Tagigenyo, pati na rin sa mga nagninegosyo at nagkatrabaho sa Tagig tungkol sa pagsunod sa minimum public health standards and protocols bako naruman o hindi pa. Sa ating pagpapatupad ng protocols mula September 3 hanggang September 9, ang mga nasaway, nahuli at natikitan ng mga violators ng ating PNP at TMD ay umabot po sa 2,549 total apprehensions, kung saan 41 rito ay mula sa mga natanggap nating reports at complaints sa Safe City Hotline, 222 ang mga naisuhan ng violation ticket at 2,286 ang binigyan ng warning. Ayon po sa ating datos, ang top 5 common violations po ngayong linggo ay ang mga sumusunod. Ito naman po ang top 5 barangay sa bawat distrito kung saan pinakamaraming nahuli ang ating mga law enforcement units. Dahil po sa tumataas na bilang ng kabataan na nahuhuli naming lumalabag sa quarantine at curfew, nais po naming paalalahanan muli ang mga magulang o mga nagbabantay ng mga kasama nilang minor de edad sa bahay. Paalalahanan po sana natin ang mga bata na huwag munang lumabas ng bahay para sa sarili nilang proteksyon. Tandaan po natin, tayo po ay nasa MECQ pa rin hanggang September 15. Ang paglabas ng ating mga tahanan ay pare-pare sa limited essential purposes at ang lahat ng minor de edad ay hindi pa rin maaaring lumabas. Nais naman po namin bigyang pansin ang tumataas na bilang ng mga bakunadong Tagigenyo na nagkakaroon ng COVID-19 ayon sa ating datos itong mga nakaraang linggo. As of September 9, narito ang weekly average vaccinated at unvaccinated active cases sa ating lungsod mula noong Agosto. Makikita po rito na habang marami sa mga nagkakasakit ay hindi bakunado, tumataas din ang bilang ng mga bakunado na pero tumatamaan pa rin ng COVID. Mula sa naunang graph, makikita naman ngayon ang paghihimay sa weekly average vaccinated cases sa Tagig kung ilan ng severe, moderate, mild at asymptomatic cases. Dito naman ay makikita natin ang disposition ng ating mga active cases kumpara sa kanilang vaccination status. Sa mga reported na 2,117 active cases, 1,144 sa mga ito ay bakunado na, habang 1,973 naman ay hindi pa. Base sa ating datos, sa kasalukuyang 1,144 cases of vaccinated individuals, halos lahat naman ay asymptomatic o may mild symptoms at iilan lamang sa kanila ang moderate at severe cases. Kung titignan natin sa perspektibo na sa bawat 10 bakunadong aktibong kaso sa lungsod, ang average po ay 5 sa kanila ay asymptomatic at 5 naman ang mild symptoms. Madalang po o halos wala pong kaso na moderate at severe sa mga bakunado. Nais po namin ipaalala sa lahat na hindi po ito ang panahon para maging kampante. Andito pa rin po ang COVID-19 at tuloy pa rin ang laban natin sa pandemyang ito. Ang bakuna po ay nagbibigay ng proteksyon sa atin upang hindi tayo magkaroon ng malubhang sakit. Pero ito po ay hindi kompletong proteksyon. Maaari pa rin po tayong magkasakit at higit sa lahat ay maaari pa rin po tayong makapanghawa ng iba. Ang pinaka-epektido pa rin na proteksyon upang kasama ng pagpapabakuna ay magsuot ng mask, maghugas lagi ng kamay, mag-social distancing at umiwas muna sa mga taong lugar at pagtitipon. Kung kayo o ang inyong kasama sa bahay o trabaho ay may nararamdamang sintomas, i-report lamang po sa ating COVID hotline. Para sa kaligtasan po ng ating syudad, ng ating mga sarili at higit sa lahat para sa ating mga minamahal. Mula pa sa Safe City Task Force, ingat pa at maraming salamat po. Panatilihin po nating ligtas ang ating sarili, ating pamilya, ating komunidad at ating lungsod. Together, we heal as one.